Isang magandang umaga po mga kabutil. Nandito na tayo sa bukid, no, sa mga mais natin. Ayan, dala-dala ko yung pang-spray. Papa-spray po natin mga kabutil yung ano, yung dun sa ginawang paligid ni paring Erwin, no, dun sa unahan dun. Dahil yung pong damong makati, makapal po dun, no. Tsaka pag nagpatubig po tayo noon mga kabutil, mahirapan yung tubig dahil sa paligi po, yung main na paligi, maano na, madamo. Kaya kailangan pong sprayan, no. Yun lang po yung, baka dalawang karga lang po yun mga kabutil, matatapos na. Yan, paanda rin lang po muna natin yung ano mga kabutil, yung makina. Tuloy-tuloy lang po sa pagpapatubig. Mga kabutil, oh. Grabe na yung damo. Kaya pagkatapos po ma-harvest ng mais, kailangan na rin isprayan. Yan po mga kabutil, isprayan muna natin yung kailangan nating isprayan muna dito, no? Para po agad mamatay yung damo bago tayo magpatubig dito sa batch 3 natin. Ay, batch 2 natin, patay na po yung damo. Konti lang naman ito mga kabutil. Yan, dala-dala ko yung chargeable na pang-spray. Mabilis po kasing kumapal yung ano dito, damo. Kaya mga kabutil, oh. Di ba? Pagpupugaran po ng daga yan. Para bago natin i-selpak dito yung makina, malinis. Basta wag lang po natin papatamaan yung ano mga kabutil, walang problema yan. Yung mga mais. Dahil pag tinamaan po yan, mamamatay. Hindi naman po totally mamamatay kung halimbawa hindi siya buong-buong tinamaan. Ang patitalay, patayin na natin. Uy, tinamaan yun. Kabutil, silipin muna natin yung pinapatubigan natin, no. Isang karga na ako. Konti na lang, isang karga na lang, ayos na. Kasi parang ngayon gumagawa ng ano, paligi. Yung lasing ko kata nabing ngayon ginagawa na isang ano na.
Yan mga kabutin. Pumasok na yung tubig. Buti na lang po eh pinuntahan ko no. Kung hindi, yung kahapon pinatubigan natin. Napatubigan na naman ulit eh. Pumasok kasi dito nasira tong pangarang natin no. Kaya umagos siya. Pero ayos na po yan. Pag may bunga na mga kabutil eh, kahit medyo masobra ng tubig, walang problema. Wag lang po yung sobra-sobrang tubig no. Yung pinatubigan mo tapos naulanan ng matagal, nag-stack na yung tubig. Aro, makikita nyo po yung mga mais nyo mga kabutil eh, mamamatay na, magdidilaw. Pag nabagyo po ganun, mamamatay yung mais. Yan po mga kabutil, ito lang yung maliliit natin. Yung lagi ko po sinasabi na ano nun, yung medyo pangit no, dun sa tanim nating mais. Yan o, konti lang po, pero ang maganda po nito mga kabutil, meron pa rin silang binunga na primera. Yan o, yung class A. Yan, meron pa rin po tayo makukuha mga class A no. Yan, hindi siya ganong kataas, pero nagbunga po, nagbigay pa po siya ng bunga ng maganda-ganda no. Yan o, hanggang dun. Pero ayos na po yan mga kabutil. Importante, medyo maganda pa yung bunga niya no. May kadalangan lang po dahil namatay yung iba. Yan mga kabutil, pinagdala tayo ng almusal at saka kurudo. Ayun. Yan, si Teya. Ito. Pinasyalan yung mga tanim natin. Kabura. Hi kabutil lang te. Hi. Hey. Dali baba. Teya, ako yung paan yung tito. Iyo, bibigyan kita. Ano sasabihin mo daw? Ano sasabihin mo daw? Hello mo si kabutil. Yan, may bisita tayo mga kabutil oh. Hello mo si kabutil. Hello mo yung mga kabutil. Dali. Kabe minum dito ang kain natin. Dali. Yan po mga kabutil. Medyo mabilis na tayo magpatubig ngayon no. Ilang butas na yung na ano natin. Yan, dito na tayo niyan. Bali sa sundo. Tapos ito po mga kabutil, napatubigan na kahapon, kalahati. Umikot yung tubig dun eh. Kaya ito na lang, set kalahati na lang na sundo. Dito na tayo. Kaya lilipat po tayo dun mamaya mga kabutil. Bubutasin na lang natin dito, lipat natin yung buhangin. Yan, pag pangalawa po kasi mga kabutil ay medyo mabilis yung tubig. Dahil dati nang dinaanan ng tubig, mabilis na lang pumasok. Hindi po katulad pag basal. Yan po mga kabutil, sa mga kabutil po nating nagtatanong or sa mga kabutil po natin na hindi alam kung paano patayin tong ano na to no, tong baging na to. Ito po mga kabutil, sa ganitong age na mais. Yan, sa ganyang edad po na may bunga na or kahit medyo bata pa po dito mga kabutil, yung basta may bunga na po no. Pwede po kayong gumamit po kayo ng 2,4-D na amine no. Yan, pwede nyo pong isprayan nyo sa ilalim. Mamamatay po yung ano na yan mga kabutil, yung baging na ganito. Kaya pong patayin ng ano yan, yung 2,4-D. Hindi po maapektuhan yung mga mais natin. Sa case ko po mga kabutil eh, sa first week of February mapipitas na to, kaya hindi na po tayo nag-spray no.
gawa nga po ng na-spray na natin nung maliit pa. Napatay na po natin yung patubo pa lang nung maliit pa, no? Nung nag-spray tayo ng atrasin. Kaya ngayon po mga kabutil, hindi na tayo masyadong nag-spray, or hindi na tayo nag-spray ng 2,4-D na amine. Dahil hindi na po abol yan. Mapipitas na yung mga mais natin, wala pa pong bunga yan, or hindi pa nakaget sa taas yung baging na yan, no? Dahil po mga kabutil, yung baging na yan, pag umakyat sa taas at pinalupotan yung bunga ng mais, mahirapan po yung mais natin na lumaki yung bunga or humiwalay yung bunga. Yan po mga kabutil, po yung sinasabi ko sa inyo na hindi level yung lupa, no? Yan, pasinin nyo po dito mga kabutil, yung tubig, lubog na yung tudling, no? Pasalan natin dito sa dulo. Yan, no? Halos lubog na po yung ano, yung tudling. Pero wala pong problema yan mga kabutil. Yan, pagdating dito sa bandang dulo nya, yan, no? Labas po yung ano, yung lupa, no? Yung tudling, nakaangat pa. Tapos bandar ito po, yan, no? Pinalapala ko lang yung talaga yung ano, yung lupa. Yan, no? Mapapansin nyo mga kabutil, ang taas na ng ano, lupa, parang pilapil na. Pero konti lang yung tubig. Yan, tinaga ko po siyang para tingin dito yung tubig mga kabutil, para mabasa rin yung ano, no? Banda rito. Ayan po siya mga kabutil. Yan, nasa loob na tayo ng maisan yan. Dito, pilapil na yan. Kapon, sinubukan namin dyan. Ayaw naman umakyat. Papasok dito sana. Ayaw. Yan yung ginawa ko. Diniskartehan ko na lang po. Pinaikot-ikot ko yung tubig para magsalusalubong, no? At mabasa lahat. Yun, no? Yan, dito lang po. Parte yung mahirap mga kabutil. Yung banda rito sa tabi ng ano, pilapil. Tapos banda ron sa dulo. Pero kaya po natin yan mga kabutil, kasi mas mahirap to kaysa dun. Didiskartehan ko na lang po para mabasa yung mga mais natin. Hindi sila matuyo. Yan mga kabutil, pinagdala naman tayo. Tangal yan. Yan, sama nila siya, no? Ken, Ken. Ken. Hi, hi guys. Dali. Hi guys. Hi guys. Buti. Duhon. Duhon. Oh, nandun. Aman. Ha? Nandun yung sa inyo? Tara, sama na sa akin. Bakit? Duhon. Kunda. Aman. Duhon. Thank you. Yan po mga kabuti, lo. Yung naarang natin. Tapos dito walang tubig. Pagkatapos nyan, bubuksan lang natin dito. Yan yung kasunod. Papasok na naman dito sa walang tubig. Diba? Yan, sunod-sunod na po yan. Yan po yung nung una tayo nagpatubig. Hindi na natin sinira. Para sa susunod, sa pangalawang pagpapatubig po, ganyan lang, sunod-sunod lang. Yan, magkaharapan. Yan mga kabutil, may papakita ko sa inyong diskarte. Kami lang ni Paring Erwin yung gumawa nito mga kabutil. Huwag nyo pong gagayain. Yan mga kabutil, inipon namin yung buhangin, yung lupa dito. Ayaw pong pumanik ng tubig . Yan o, ang lalim na ng ano, ng tudling. Ayaw pong pumanik ng tubig, kaya inipon na namin inipon yung ano, yung tinatanggal namin lupa. Di po kasi siya makaagos . Yan o, nagkatubig na sila yung mga tudling. Kaya meron pang isa . Yan yung sa kanya, kay Paring Erwin. Ito mga kabutil, meron pang isa. Tignan nyo po, tuyo-tuyo. Ayaw pumanik ng ano, ng tubig ko. Yan, hanggang dyan lang yung tubig. Yan po mga kabutil. Konti na lang yung pinapatubigan natin.
Ayan, ilang pitak na lang, dalawang pitak na lang, at saka itong mga tigdalawa sundo. Yan, maiksi lang po yan, hanggang dun lang. Yan, konti na lang. Excuse me. Yan, mga tuyo na eh. Bali, hanggang bukas po siguro mga kabutil eh. Papatubig tayo dito. Tapos, lilipat na tayo dun sa ano, dun sa Ramgo na second batch natin, no? Patubigan na natin yung para agad lumabas yung ano, bulaklak niya sa taas. Yung kalaban natin mga kabutil, oh, kung basal ka nagpapatubig at ganyan kalakas yung hangin, matutumba yung mga mais. Yan mga kabutil, papatayin na po natin yung makina para makauwi na tayo, no? Bali, meron pa po kasing trabaho dun sa ano, dun sa bahay mga kabutil, merong pinapatrabaho si nanay na pa-flooring, no, para po matrabaho natin. E kaysa po uupa siya ng tao, e tayo na lang ang gagawa. Kaya maaga na lang po nating patayin yung ano, makina natin. Dalawang pitak na lang po yung pinapatubigan natin eh. Kayang-kaya na po yun mga kabutil hanggang bukas. Pati yung isang pitak na walang bulaklak, yung batch 3 natin. Tapos po susunod na natin to mga kabutil. Yan, yung batch 2 na natuyo na. Kailangan na rin po ng ano, tubig. Ano na po kasi sila mga kabutil eh. Yung hindi po ako kumbisido sa ano, sa kulay nila, no. Dapat po yan sa ganitong age mga kabutil eh, maitim na sila. Or maberdeng maberde yung kulay, no. Pero matataba naman po yung ano eh, yung puno. Kaya siguro naman po gaganda naman. Yan, pantay-pantay na sila. Yun po mga kabutil, na nakaligo na tayo, no? At nakakain na rin po. Ayun, hanggang dito na lang muna yung munting video na to mga kabutil. Maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ingat and God bless po.